narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Magandang hapon mga kanutrisyon! Isang oras na naman na puno ng impormasyon tungkol sa wastong nutrisyon ang hatid sa inyo ng One Nutrition, One Nation. Ako po si Jovi Raval at pansamantalang humahalili kay Dr. Apet Dayanghirang, ang bagong Executive Director ng National Nutrition Council. Yan po ang aming good news, ang dati na aming officer in charge ay na-appoint na po bilang Executive Director ng National Nutrition Council. Kaya congratulations po kay Dr. Apet Dayanghirang. Makanutrisyon, alam niyo ba na ang sakit na cancer ay nananatili pa rin bilang isang national health priority ng ating bansa? Ito ay dahil ang cancer ang pangatlong pangunahing dahilan ng pagkakasakit at pagkamatay sa Pilipinas. Kasunod lamang po ito ng sakit sa puso at sakit sa vascular system. Kaya naman malaking pagpapahalaga ang binibigay sa pag-iwas ng cancer. Dagdag pa rito, ayon po sa pag-aaral na ginawa ng University of the Philippines Institute of Human Genetics, 189 sa kada 100,000 na Pilipino ang mayroong cancer, habang 4 na Pilipino naman ang namamatay dulot ng cancer kada oras. O kung susumahin po natin, 96 o halos 100 na pasyente kada araw. Nakalulungkot nga naman talaga yung impormasyon na ito, no? Kaya naman po, upang hindi tayo mapabilang, ang ating topic sa technical segment ay tungkol sa sakit na cancer at paano ito maiiwasan sa pamamagitan po ng healthy lifestyle at ibang paraan. Kaya makakapanayan po natin mamaya si Dr. Rachel Rosario, ang Executive Director ng Philippine Cancer Society. And of course, hindi kumpleto ang ating episode kung walang ating news feature at nutritious recipe of the week. Kaya naman, makakasama ko rin mamaya ang ating One Nutrition Reporter at Recipe Princess na si Miss Catherine Villanueva. So dyan lamang po kayo, sit back and relax at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansya ang kailangan natin. Alimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Eh kung halo-halo? Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang kampiyon ng 10 Commandments! Mang Moy, caller sa line 1. Hello! Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation. At nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ano ang good news mo sa amin ngayong hapon, One Nutrition Reporter Cathy Villanueva? Magandang araw, Ma'am Jovi. At dahil nasa usapin tayo ng cancer, isang magandang balita para sa cancer patients ang aking dala ngayong hapon. Dahil sa pag-aproba ng Implementing Rules and Regulations of Republic Act No. 11215 o mas kilala bilang NICA or National Integrated Cancer Control Act, ang mga cancer patient ay maaari nang magkaroon ng access sa mas responsive at abot-kayang healthcare services. Ang NICA ay naisabatas noong nakaraang Pebrero, taong kasalukuyan, upang siguraduhin ang pagbibigay ng quality health services at financial risk protection para sa mga pasyenteng may cancer. Ayon sa 2018 global data ng on cancer, mahigit 140,000 ang bagong cancer cases at mahigit 80,000 cancer deaths
ang maaaring mangyari sa Pilipinas kada taon. Sa 140,000 new cases, 4,000 dito ay mabibilang sa pediatric age group o sa mga bata. Samantala, ang breast cancer ay pinakamadalas na uri ng cancer sa mga Pilipino, sumunod ang cancer sa baga, bituka, atay at prostate. Ang lung cancer ang nangunguna sa dahilan ng kamatayan mula sa lahat ng uri ng cancer, sumunod ang liver, breast, colon at leukemia. Binigyan diin ng NICA ang cancer prevention at improvement ng cancer survivorship sa pamamagitan ng pagpapatibay ng programa at pagtaas ng investments para sa buong cancer care continuum. Layunin nitong gawing mas accessible ang cancer services at care sa lahat ng Pilipino. Ang bagong batas ay may layunin ding palawakin ang PhilHealth packages para sa mga Filipino cancer patient at may mandato ito sa Philippine Cancer Center na siguruduhin ang access nila sa cancer care services at pati sa na rin sa mga gamot. Dapat ding bumuo ng Philippine Cancer Center ng National Integrated Cancer Controls Council upang maging tagapamahala ng policy formulation at programming. Magkakaroon din dapat sila ng Cancer Assistance Fund bilang kapupunan sa implementasyon ng Universal Healthcare Act. Bukod dito, ang National Integrated Cancer Control Act ay mag-aambag sa pagkamit ng United Nations Sustainable Development Goal number 3.4 na mabawasan ang premature mortality mula sa non-communicable diseases ng 30% sa taong 2030. Sa pamamagitan ng batas na ito, mapapalapit tayo sa vision ng ating bansa sa ambisyon natin, Filipinos living long, healthy, and productive lives by 2040. Sa pag-institutionalize ng interdisciplinary care na may government, equity-based at life course approach, ang access sa quality at affordable care para sa cancer patients at survivors ay ating maabot. At iyan po, Ms. Jovi, ang aking dalang balita. Maraming salamat, One Nutrition Reporter Kathy. Mabuti po na marinig natin yung mga ginagawang mga programa para po sa mga kapwa nating Pilipinong may cancer, no? Dahil hindi po biro din yung kanilang pinagdadaanan. So naway po maisakatuparan po lahat ng mga planong nakalatag ukol dito. Yung sinasabi po kaninang premature death, yan po yung mga namatay na mas mababa pa sa edad na 70. Yun. So wag po kayong aalis at marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik po ng One Nutrition, One Nation. Ano ang pangatlong kumainment, Mang Moy? Kumainment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4, kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tukwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng alam ko na, sitaw, bataw, patani. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation. Welcome back sa One Nutrition, One Nation. Mga kanutrisyon, ihanda na po ninyo ang inyong mga sarili na matuto ng panibagong impormasyon tukol sa wastong nutrisyon dahil technical segment na po. Alam po ninyo, ayon sa World Health Organization, 30-50% ng lahat ng cancer cases ay naiiwasan. Ang prevention po ang pinaka cost-effective na estratehiya upang kontrolin ang cancer. Kaya naman meron tayong mga polisiya at programa upang siguruduhin na mayroong sapat na impormasyon at suporta ang mga tao para magkaroon ng healthy lifestyle. Mapalad po tayo ngayong hapon
At makakasama po natin si Dr. Rachel Rosario, ang Executive Director ng Philippine Cancer Society. Bibigyan po tayo ng impormasyon kung paano natin maiwasan ang cancer. Magandang hapon, Dr. Rachel, at welcome dito sa ating programang One Nutrition, One Nation. Ako po si Jovi. Hi, Jovi. Thank you for inviting me. Natutuwa kami sa Philippine Cancer Society at naisipan nyo na invite kami parang magsalita tayo, no? Mag-usap-usap tayo tungkol sa how to prevent diseases, especially cancer, nutrition. Ayun. Kasi nga po naman napakahalaga talaga ng nutrisyon, no, para makaiwas tayo sa mga sakit. So pag-usapan po natin, Dr. Rachel, ano ho ba ang cancer at may masasabi po ba tayong sanhi talaga nito? Okay, ang cancer po ay isang grupo ng mga sakit, no, kung saan tumutubo ng husto yung laman ng ating sariling katawan hanggang magkakaroon siya ng bukol or tumor. Now, hindi maganda po nito habang tumutubo siya, sipsipin niya yung sustansya, no, ng katawan or yung surrounding cells niya. And abnormal itong tubo na to. Hindi po siya nakakahawa dahil nanggagaling siya sa sarili nating katawan. Natitrigger po ito o nagsisimula ito pag tayo ay matagal nang na-expose sa carcinogen. Especially kung nangyayari itong cancer na to sa mga matatanda or adults. Okay. So ano ho ba yung mga example ng mga carcinogen? Okay. Ang siguro pinaka number one example natin yung usok ng sigarilyo, no? Mm-hmm. Yung usok ng tobacco kasi maraming chemicals dyan. Meron din tayo ang pollution, carcinogen din yan. And iisipin natin na lang na kung ano siguro yung mga chemicals o mga pesticides, yun pwede rin yung carcinogenic para sa atin. And sinasabi natin na nakaka-apekto din sa atin kung ano yung kinakain natin kasi pwede rin magkaroon ng pesticides or chemicals yung mga kinakain natin. Ayun, kasi ako may nabasa po ako, doktora, no, yung nilabas din ng World Health Organization, yung mga pagkain ng mga highly processed na mga meat na dumaan sa processing na mataas na temperature ay nakakakos din ng cancer, katulad ng mga sausages, hot dogs, mga tama bacon. Yan. Mm-hmm. Para siguro sa listeners natin, dapat yung tumataginting sa tenga, yung binanggit yung processed food, mm-hmm, hindi yung whole natural food, no? May diferensya. Yung whole foods, yun yung nabibili natin sa palengke na yung natural na state nila. And dadalhin natin sa bahay, lulutuin natin sila. Pero itong processed food, ito na yung nakaluan ng minsan yung salitre, di ba, yung nitrates, or yung mga naka-preserve, yung mga nasa lata, yun din ang mga processed foods na pinag-uusapan natin. Ay mahilig pa naman tayo dyan mga Pinoy, di ba? Longganisa, tocino, yung tinapa, tapa, and yung mga canned goods sa morning, di ba? Pag umaga, masarap naman siyang gawing breakfast, pero mga processed food siya. So we will try to encourage na as much as possible, make your own kasi wala yung mga chemicals na hinalo pag nasa bahay, or we just cook it from the market or from our refrigerators. Ayun. So, okay. So, yun yung mga pwedeng cause ng cancer, no? Yung may mga carcinogens. Pero, doktora, halimbawa, na-expose na tayo dito sa mga carcinogens. Ano ho bang makikita nating epekto ng cancer sa ating katawan? Ano makikita nating epekto ng cancer sa ating katawan? Kung tayo ay magkaka-cancer, syempre, manghihina tayo, di ba? Mamumutla tayo and eventually magkakasakit tayo kasi lalabas na talaga yung cancer. Ito yung gusto nating iwanan. So, siguro kung babalik tayo sa nutrition, sasabihin natin, eat a healthy diet. Pero yung ating emphasis ay yung plant foods. Kasi mas masagana, no? Maganda yung
siguro yung nutrients natin from plant foods. And dapat matakot or iwasan din natin. Minsan kasi pag pumunta tayo sa grocery, makikita natin yung parang may low-fat or non-fat, mm-hmm. diba? Makikita natin yun, sasabihin natin, naku, ito na lang inumin, kainin natin kasi hindi siya tabain. Pero actually, ang low-fat or non-fat, hindi yan siya necessarily low-calorie. Pwede kasing low-fat, non-fat, high-calorie, tataba pa rin tayo. So, yun, isa siguro yun sa dapat isipin natin. And siguro, kumain tayo smaller portions pag yung pagkain ay high-calorie food, no? So, vegetables, 2.5 cups a day, yun ang isipin natin, no? Vegetables or whole fruit instead of mga junk food, mga potato chips, ice cream, donuts, or yung ibang sweets. Ayan. Salamat sa mga tips tungkol sa nutrition. Pero balikan ko, doktora, ano, yung mga, meron na bang mga sintomas na maobserbahan? Kagaya, limbawa, oh, yes. Oo, yung may mga, bukod dun sa nabanggit yung pamamayat, panghihina. Pwede ano tayong mga mamutla. Diba? Pwede kasing mamutla din yung isang tao pag siya ay may cancer. Pwede magkaroon ng bukol. Pag may nakakapan ng bukol, lalo na sa suso, yan, isa yan sa mga signs na posibleng baka yun ay cancerous, no? So, patingnan natin sa doktor. Yung iba kasing mga parating binabanggit natin na mga early or mga warning signs of cancer is yung ubo. Pag tayo inuubo, minsan iisipin, ano lang yan, yung pangkaraniwan lang ubo, bronchitis lang, or sa sipon lang, pero pag umaabot na ito ng 2 linggo, lalo na pag uminom na ng mga gamot, pero hindi gumagaling, or kung namamalat yung boses, babantayan din natin yon, kasi baka it has something to do with the lungs, or doon sa larynx, and then of course, pag meron tayong ano, yung sinasabi nila na bleeding, dinurugo, pwedeng lumabas sa ilong or pwede ring lumabas sa ano, sa nipple, sa utong, sa breast, or hindi naman menstruation ng babae, pero in between menstruation, nagkakaroon ng spotting, babantayan din natin yon. Dahil ito rin, pwede rin siyang isang warning sign. Mm-hmm. So marami pa rin yung mga warning signs. Another one siguro is yung titingnan natin yung pag tayo ay pumunta sa banyo, lalo na pag tayo ay dumudumi, tapos mapapansin natin habang tumatagal, parang paliit ng paliit yung ating, siguro yung bulk, no? Pag lumabas, kasi alam natin medyo maidea tayo kung gaano yan kadami o kalaki, pero pag nag-iiba ang anyo, paliit ng paliit, or minsan, yung constipation, tapos biglang LBM, tapos constipation na naman, LBM. Pag nag-iiba po yung habit natin, then babantayan din natin. Yun. Hindi ho ba, doktora, appetite o yung mga weight loss? Kasama ba yan? Oo, kasama po. Kasi babagsak yung katawan, mawawalan din yung appetite. Pero sometimes early on, hindi pa masyadong nawawala yung appetite. Pero napapansin na, pumapaya talaga. Kaya minsan parang kumakain naman, bakit parang hindi nagigain ng weight or masyadong naglulose ng weight? Halimbawa, yung kamamatay lamang na si Gina Lopez, ano? Brain cancer naman ang ikinamatay niya. Ano yung posibleng sintomas? Parang sumasakit naman daw palagi ang ulo niya. Oo, sasakit. I think yung kay Ma'am Gina, it was breast cancer na kumalat na sa brain yung kanyang case. Pero kung sa brain siguro, syempre sasakit yung ulo, yung iba magsusuka, yung iba naduduling, pwede rin yon mangyayari. But kadalasan po kasi, sometimes hindi masyadong mapapansin pag masyado pang maaga, and we have to look at the most mga common cancers, no? So, dito maganda kung pwedeng may screening technique. Ang screening kasi yung
normal pa yung tao, wala pa siyang nararamdaman, wala pa siyang napapakita, pero pwede nating hanapin kung meron ba o wala. Ayun, speaking of screening, doktora, ano ho ba yung mga, yung nabanggit mo, halimbawa nakakaramdam na ng mga warning signs, ano ho ba yung next step kung ang tao ay nakakaramdam nung mga nabanggit ninyo mga warning signs? Pag may nararamdaman na, maigi talagang pumunta sa doktor. Ang problema kasi natin minsan, natatakot kasi tayo kasi iniisip natin, ako baka ano kaya ito, di ba? Baka cancer, baka lumalala, or yung iba, naku, baka cancer, baka mahal ito, kailangan ng mga diagnostics, mga laboratorio, mga gamutan, di ba? Yun kaagad yung iisipin. Siguro advice naman natin, huwag munang mag-isip ng ganun. One step at a time, parang kakayanin natin siya. So the best is pumunta sa doktor, parang magpa-examine, para magpasuri ko ano yung mga sintomas na to. Baka naman wala lang yun, di ba? Baka yung nangangayat, may diabetes lang pala siya. Baka yung inuubo, talagang may pulmonya or may TB, hindi naman cancer. So ito yung mga iisipin natin na kailangan pa rin matingnan, dahil pag ang cancer, kung ito man ay cancer, the earlier it is, mas madaling mabigyan ng lunas. In fact, sinasabi natin, pag early stage ang discovery, it can lead to a cure. Mabigyan talaga ng lunas. And like, for example po, sa breast cancer, pag maaga po at maoperahan yung isang babae, matanggal yung bukol, hindi na niya kailangan ng chemotherapy pag very early at natuklasan ito. Ikwento nga nyo, doktora, yung mga stages ng cancer para sa kaalaman ng ating tagapakinig. Okay. Kunin natin example yung sa suso, no? Kasi mas number one kasi sa Pilipinas ang breast cancer. Malalaki kung man kayo o babae, pero kung i-combine natin lahat ng cancer for both males and females, number one ang breast cancer. So isipin natin, pag sinabi natin stage one, cancer sa suso, yung bukol nasa loob lang talaga ng suso. Okay? Yun ang stage 1. Pag sinabi natin stage 2, yung cancer nasa loob ng suso at meron din siya sa kulani na katabi ng suso. Okay? Pag sinabi naman natin stage 3, yung cancer nasa suso, nasa katabing kulani ng suso, at andun siya sa malapit na organ. Siguro dun sa muscle na sa likod ng suso, pwede siya andun. Pero pag sinabi na natin stage 4, ito yung cancer na nag-metastasize, lumalakbay na. Parang kumbaga turista na siya. Pwede na siyang pumunta sa atay, pwedeng pumunta siya sa baga, pwedeng pumunta siya sa brain, pwedeng pumunta siya sa buto. Okay, so pag earlier yung stage, ang laki at ang taas ng chance that you will have a cure. In fact, doon sa North America and diba yung mga European countries, pag na-discover nila ang cancer, mga kababaihan doon ngayon kasi early ang discover nila, aabot ng 85% cure, diba? So parang, wow, grabe, laki-laki. Samantalang dito sa atin, sa Pilipinas, napaka-konti lang yung ating siguro mga survivors. Mabuti kung meron tayong mga 50%. Siguro hindi masyadong aabot doon. Kasi pinsan, pag nakaramdam ng bukol, inuunahan na nga ng takot, ano? So, doktora, ano ba yung pang-confirm na yung mga bukol ay cancer talaga? Kailangan natin ng yung tinatawag natin na biopsy. And may special biopsy para sa bukol, no, sa suso. Di ba dati, pag biniopsy, kailangan talaga hiwa, tapos tanggalin, di ba? Ngayon, pwede tayong magpa-core needle biopsy. Ang kailangan lang doon is parang mataba na karayom, tutusukin lang yung bukol at yun lang ay tatanggalin. And i-process yun sa laboratory para makita doon kung cancerous ba
o hindi. And kung maliit masyado yung bukol, minsan isipin niyo, paano yung doktora pag maliit bukol? Paano tayo sure nakuha natin yun? Mm-hmm. Pwede siyang ultrasound guided. Okay? Uh-huh. Para matumbok talaga natin, makita talaga natin na nakuha yung bukol or part ng bukol, parang mabiopsy. Ngayon, yung biopsy na yun, yun ang magsasabi kung cancerous ba siya o hindi. Ah, okay. Yun yung sinasabi nilang benign as opposed to kasi yung malignan. Iba, yes, kasi yung iba, paglabas, benign siya. Gusto nating i-emphasize sa mga kababaihan, huwag kayong masyadong matakot pag may bukol kasi 85% ng mga bukol sa suso, benign. Okay? Or hindi siya peligroso, hindi siya nakakatakot, hindi siya cancerous. Yung pag sinasabing malignant, yun po yung cancer, cancerous or cancer. So wala yan, doktora, sa laki ng bukol, ano? Wala sa laki ng bukol kung siya ba or benign or malignant. However, kung malignant siya at malaki, mm-hmm. mas dapat matatakot tayo kasi baka later stage na, hindi na siya early stage. That's the reason why we always say, when you're in doubt, pag may makapang bukol, pa-examine na lang kaagad. So, yung sabi nyo nga ang pinaka-common ay yung breast cancer. May mga paraan ba na yung parang self-examination ng mga bukol? Ay, meron po. Nabanggit niyo po yung breast self-examination. Ang babae kasi, pwede tayong magsalat ng sariling suso every month, 1 week after menstruation, habang hindi na masakit yung suso at hindi na maga, pwede natin siyang kapain. Marami po tayong mga siguro makita sa internet or kahit pupunta tayo doon sa ating mga ospital, may mga brochure yan kung paano gagawin, no, yung pagkapa ng sariling suso, pati yung kilikili, pwede dapat kapain natin kasi minsan may mga kulani doon. But we have to do this monthly. Ngayon, pag naka-menopause naman yung babae, pumili lang siya ng isang araw sa isang buwan at babalik-balikan niya yung araw na yun. That way, we can, you know, we are empowered at mamonitor natin yung suso natin na pag nakapa natin may maliit na bukol, dalhin natin sa doktor para yung doktor mag-i-examine din at doon makapag-desisyon kung ano ang dapat gawin. Nabanggit niyo rin na pwedeng may breast cancer din yung mga lalaki? Yes, but maliit lang na porsyento. Mm-hmm. Siguro mga less than 1% sa mga kalalakihan ang magkakaroon ng breast cancer. Maliit lang talaga siya compared sa girls. Pero dapat mapantayan din nila. Ang sa lalaki naman kasi pag nagkaroon ng bukol sa suso, madali kasi siyang ma-detect kasi medyo flat ang ano nila eh. Mm-hmm. Ang suso nila flat eh. Kaya kung nagkaroon ng bukol, makita nila kaagad. Ayun. So, ang talagang mabuting paraan, no, yung talagang early screening, pati early na, ano, no, yung pagpapatingin sa doktor. Yeah. Paano naman po, doktora, nakakatulong yung pagkakaroon naman ng healthy lifestyle? Ang healthy lifestyle kasi, as what it says, no, it will keep you healthy kasi a healthy body, malaki or mataas ang immune system mo, you will fight, no, you will fight anything better, any disease better, and that will include cancer. And of course, itong healthy na lifestyle will involve physical activity, will involve a good diet, will involve a good sleep, will involve limitation of drinking alcohol, will involve no smoking. Kasi alam natin, smoking is very detrimental to the health. Kaya itong mga to, i-combine natin yan, yung isang tao, mas magiging healthy siya kumpara doon sa kain ng sobrang taba or parating naninigarilyo or yung hindi gumagalaw. Bukod po dun sa healthy lifestyle, meron pa po bang mga iba pang paraan para maiwasan ang cancer? Yes, meron. Babanggitin natin yung dalawang importanteng bakuna sana, no? Maraming natatakot ngayon sa vaccine
or bakuna, but we have two very important vaccines that can actually prevent cancer. No, one is the hepatitis B vaccine, kasi ito makaka-prevent ng liver cancer. Mm-hmm. And the other one is the HPV, human papilloma virus vaccine, kasi makaka-prevent din siya ng cervical cancer. We have to remember na ang cervical cancer or yung cancer sa kwelyo ng matres, yun ang number tong cancer sa mga kababaihan. Whereas naman, yung liver cancer or cancer sa atay na dito sa Southeast Asia, associated siya, malaking association sa hepatitis, what do you call it, sa hepatitis virus, na pwede naman i-prevent through the vaccine, siya ay top 5 pa rin sa cancer, sa top 5 cancer sa Pilipinas. So, if we can have these vaccines, meron tayong bakuna, di ba? Kasama na kasi yan doon sa expanded program of immunization para sa mga bata at birth, nabibigyan, dapat bibigyan within 24 hours yung bata ng hepatitis B vaccine. No, pinapabigyan natin yan. Tapos pag hindi naman nabigyan, sabi natin catch up kaagad. At the earliest point, ipa-catch up natin yung bakuna. Pero kahit teenager, pwede pa rin mag-catch up ng bakuna. And of course, yung cervical prevention of cervical cancer, one of the paraan is yung HPV vaccination between girls 9 to 12 years old. Ayun, oo nga, no? May mga nakakatulong tao po talaga sa, yun, yes. Oo. So itong HepaB, meron yan sa mga health center. Yun po bang HPV libre vaccine? Yan. Libre din po ba yan? O more or less? Ang HepaB po, alam ko po, libre po yan sa mga hospitals because that is supposed to be given during the first 24 hours. Then afterwards po, pwede ata sa health center or babalik tayo doon sa hospital kung saan tayo nanganak, no? Mm-hmm. Baka meron silang outpatient. Yun naman pong sa HPV na vaccine po, hindi sa lahat. Parang meron lang silang mga pilot areas. But we're hoping na, kasi if you have heard lately, there is already the cancer law. So, sana within the next months, ma-implement na ito, kakatapos lang ng implementing rules and regulations, no, yung drafting yan at paggawa niyan, sana po makukover na ito lahat. Ayun. Ang naalala ko, Doc, di ba yung actress na si Angelina Jolie, meron yes, siya yung gene na mataas ang risk uh-huh. sa breast cancer, yes. Kaya pinatanggal niya yung ano niya, di ba? Susun niya. Is it something para sa atin ding mga Pilipino? Well, there is the, ang tawag nila kasi yan, yung BRCA gene, no? And ito kasi nakikita mo ito sa mga, sa ibang kababaihan, hindi sa lahat. Kasi genetically, maliit lang naman ang porsyento ng cancer sa suso passed on genetically from di ba, a relative and most especially directly yung sa family line niyo. Now, meron namang testing dyan but it's, you know, it's expensive, no? Mm-hmm. Hindi pa siya masyadong available and so sinasabi namin that if you are very high risk, like your mom, merong breast cancer, yung kapatid mo may breast cancer. Kasi usually spontaneous lang nagkakaroon ng breast cancer eh. Pero usually kung one or more sa pamilya, magdududa ka na ngayon. Napaka nga meron kayo yung sa pamilya. Si Angelina Jolie ata, yung nanay niya tsaka yung auntie niya. Mm-hmm. Meron ata. So she decided to have herself tested. And then, nag-positive siya, nag-decide din siya ng option kung paano niya ma-lower yung kanyang risk. Hindi naman kailangan yan sa general population. Mm-hmm. Kasi number one, it's very expensive. Number two, konting-konti lang ang merong ganyan. Unless makikita mo talagang ang dami na lola mo, pinsan mo, first cousin mo, nanay mo, kapatid mo, di ba? Yung makikita yan, then maybe you might want to have yourself tested.
But for the rest of the population, we will say there is no general need, no? Sa atin lang, we will just go ahead and do yun, early detection if we can and screening if we can. Opo. Lahat ho ba ng hospitals ay may kapasidad para sa early screening at detection, Doktora? Well, ang WHO, basta low to middle income countries, ang sinasabi nila, clinical breast exam once a year is good enough daw for detection of breast cancer. Kasi hindi lahat ng mga countries kaya mag national mammogram, di ba? National screening through mammography. Mataas kasi yun eh. So, we, like in the Philippines, we will still advocate breast self-examination and an examination by the doctor. And if you find a lump, then have it checked right away. I know na marami namang nag-o-option na magpapamammogram sila. And nag-iba na rin yung guidelines for mammograms. Dati kasi, they would say, at 40 years old baseline and then every year thereafter. Ngayon, they are saying at 50 and then every year thereafter. Meron din nagsasabi, baseline at 40 and then talk with your doctor so you can both decide every year ka ba, yearly ka ba kung high risk, or pwedeng every 2 to 3 years lang. Kasi ang mammogram screening, marami din siyang mga false positive eh. So sometimes itong mga babae na to, parang ang daming tusok, ang daming kaba, ang daming anxiety. It turns out, hindi naman cancer yun. Pero parang psychologically nakaka-apekto. So talagang biopsy talaga yung... yes, yun talaga yung definitive. Oo. And siguro, para sa mga kababaihan, parang I think it is very empowering na you know that you are able to examine yourself and you know na you're okay, di ba? Yun bang take care of your breasts? Mm-hmm. You know your breasts. So the moment meron niyang kahit butil ng munggo or mais na makakapaka, alam mo, uy, bakit bago to eh? Kasi ginagawa mo na monthly eh. Kinakapa mo na monthly. By the way, we are recommending pala na starting at the age of 20, gagawin na yung habit ng isang babae. Kasi most of the cancers happen 40s and above. But if you have been doing that for a long time, the moment merong tutubo dyan na napakaliit, mararamdaman ko na, mo na kaagad. Kasi gamay na gamay mo na yung feel ng breasts mo. Ah, okay. So pag ka 20 years old, umpisahan na. Ano? Yes, umpisahan na. Kumbaga, memorize na natin siya. Oo. San ho ba sila pwedeng magpaturo nung tamang paraan, Doktor? Okay. A lot of our surgeons and OB marunong magturo niyan. Mm-hmm. And we are also saying na our nurses, that should be able to teach women how to do it. Diba? Because, because that should be part of clinical practice as a nurse, lalo na yung mga nasa OB, kasi di ba usually magpapacheck up tayo minsan sa OB, dapat marunong yung mga nurses natin doon. But we are also encouraging yun ding mga school nurses, because if we are going to teach them early, dapat alam nila yun. Ang Philippine Cancer Society, we go around and give lectures on how to prevent this. No, we have a lectures on breast cancer, or meron din tayong mga lectures on cancer in general, and we show them how to do this. Ayun. I suppose meron din na sa mga YouTube, mga social media. Oo, meron. Marami po yun. Marami po yun how to do it. Ayun. Meron nga tayong mga local version. Ayun. So, yung mga medyo bata-bata, yung mga millennials, may access naman yung iba natin, no? Yes. Pag hindi naman po, pwede naman po tayong pumunta sa ating mga surgeons because they're also very good in examining the breast. Ayun. So, maraming ang pamahiin dyan kung na yung na bangga o yung sobra, mahigpit. Anong katotohanan ba ng doktora?
walang katotohanan. Hindi siya totoo. Diba, kasi, oo, marami kaming narinig niyan. Marami kaming, ano, maraming nagtatanong, kunwari, pag nabangga, kasi nabangga po, tapos ayun, nakapa yung, ano, tumubo yung bukol, nakapa, tapos yung pag-biopsy, cancerous, actually po, matagal na siguro yung, or tumutubo na yon, nagkakataon na, nabundol, or nasipa ng bata, or nauntog, pagkapa, kasi masakit, incidental, uy, may bukol pala. So, hindi nakaka-cancer yung mga nauntog, ano ba yun? Masikip na bra, doktora, pati yung masikip na bra, sa gabi wala ba? Po yung nagbabra, o pwede hindi? Nagbabra sa gabi, wala po kinalaman po doon. Pag malaki daw yung suso, mas nagkakaroon ng cancer, hindi po totoo yun. Maliit o malaki man yung boobs, pwede pa rin na magkaka-cancer. Although, ayun, sinasabi lang natin na yung timbang ng isang tao, pwedeng tataas yung risk mo pag ikaw ay overweight. Okay. Mas tataas yung risk pag overweight. Mm-mm. Pero kung sa size lang ng boobs, ay hindi, kasi yung iba, para maliit na ng boobs ko, hindi ako magkakaganon. Posible po pa rin. Ayun. Marami yung mga ganyan. Ayun. Kasi ang breastfeeding din, doktora, may protective effect din, ano? Yes, may protective effect yung breastfeeding. So, makakalower din siya ng risk para sa isang babae. Ayun. So, halimbawa, doktora, na yung isang pasyente, nalaman na niya na may cancer siya, ano ho ba ang maipapayo ninyo? Well, number one talaga, don't panic. Although alam natin magpapanik yan. Mm-hmm. Number two, siguro, pag natakot, it's okay to cry, di ba? Mm-hmm. Thirdly, hanap ka ng friend o kasama mo. Kasi minsan pag nag-iisa ka, di ba ang daming kwento narinig natin, kahit yung family, di ba, or yung husband, kasi tinago eh, hindi sinabi, walang sinabihan, di ba? Tapos yung mga, yung talagang matuklasan na kasi nagkakasugat na, or nagpe-pay na talaga, or minsan mabaho na kasi pumutok pala yung bukol dun sa suso. So, you know, the best pa rin talaga is go see the doctor. The doctor should be your best friend kasi the doctor can find out kung ano talaga siya. And ang mga doctors, dahil iba-iba yung mga specialties, i-refer or papuntahin naman, parang dadalhin naman po kayo ng mga doktor doon sa ibang mga doktor na yun ang pinaka-the best para sa point in time na kung ano yung kailangan mo ng gamutan. Oo, remember always, the earlier we get it, the better. The chances are very high if cancer man yan at maaga yan, meron tayong magagawang luna. So, huwag mo na siyang patagalin. The other thing is, pag natuklasan natin at hindi na siya sobrang aga, meron namang ibang pwede pang gawin. May gamutan naman para dyan. Ayun, at saka dun sa gastos naman, may mga PhilHealth packages din po ba, di ba, doktora? Yes. Oo, meron tayong suporta, no, para sa breast cancer. Meron tayong tinatawag, ang Department of Health, merong Breast Cancer Medical Access Program. Pag na-opera na yung isang babae, maglilibre ang Department of Health ng chemotherapy. And this will be for already from 7 sites, expand na siya to 20 sites next year. Maliban dyan, meron din ang PhilHealth, meron din siyang kanyang sariling Z package. Diba? For breast cancer. Plus, above and over that, marami ding mga tumutulong tulad ng Philippine Cancer Society. If you come to us, we'll help you, hindi lang sa gamutan, pero pati yung psychological, pati yung kwentuhan, pati yung mga sharing. And pagpupunta po tayo sa mga ospital, mayroon din tayo mga active na mga support groups ng mga kababaihan na nagkaroon na, naoperahan na, and okay lang naman sila. Kasi mahalaga po itong support na to. Sometimes okay. Kasi parang feeling mo, di ba, nag-iisa ka, ikaw lang mag-isa. Hindi po, meron po, tutulong po yung mga support groups po sa atin. Oo. So, doktora, ano naman po ang pwedeng suportang ibigay nung mga kaibigan or pamilya na
may kakilalang may cancer. Okay. Mahalagang mahalaga po yung moral support. Mm-hmm. To be there. Andun ka lang. You don't have to say anything pag hindi mo alam kung anong sasabihin mo. Diba? Kasi minsan parang ayokong bumisita sa kanya kasi anong sasabihin ko? Hindi naman daw pwede magsabi pa ng condolence. Kasi andyan pa yung pasyente. Diba? Anong sasabihin? Hindi din pwedeng happy birthday. Tapos parang good morning. What's so good about the morning? So, ano bang pwede daw sabihin? Ang sinasabi namin, just acknowledge na I heard may diagnosis ka daw na nakakatakot or baka natatakot ka. I'm just here. Pupunta tayo doon. Tapos mag-offer lang tayo na, is there any way I can probably assist you or help you? Minsan simple lang yung pagtawag ng doktor, samahan sa check-up, samahan sa treatment, di ba? Yung simpleng pagprepare ng pagkain. Ha? Yung listening lang, ano? Oo, malaking talagang effect niyan. Or even if you don't have to say so many things, di ba? Well, you can offer to do some research. You can offer to maghanap lang kung saan tayo makakuha ng tulong, di ba? Ako, sige, tatawagan ko yung filler para sa'yo. Tulungan kita kasi kasuhin yung mga papeles mo. Napakalaki yung bagay. Or sasamahan kita sa check-up mo. Ako na mag-follow up doon sa laboratories mo. Yung mga ganyan, that's a very big help. Maraming salamat, Dr. Rachel, po dun sa mga impormasyong binahagi ninyo sa amin ngayon araw. Magbigay naman po kayo ng panghuling mensahe para sa ating mga tagapakinig mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Ang message po natin from the Philippine Cancer Society is, hindi po kayo nag-iisa kung na-diagnose po kayo ng cancer. Marami pong gustong tumulong at marami talagang tutulong sa inyo. So, huwag lang pong masyadong matakot. Although alam natin na talagang andyan talaga yung takot. But we will say na we will be here to support you. So, I can also get in contact with the Philippine Cancer Society. If it's okay, ibibigay ko po yung aming numbers. 734-2126. 734-2126. Or 734-2127. And meron din po kaming Facebook. Pwede po silang magtanong doon sa Facebook. And i-coconnect po namin na sila kung saan nila kailangan mai-connect po. Parang ano po matulungan po nila. Ano po, Doktora, yung Facebook na account? Philippine Cancer Society po. Ah, okay. Philippine Cancer Society. Meron po ba kayong mga local chapters? Sa kayon po, meron tayong chapter doon sa Surigao, and then meron ding Davao, pero hindi sila local po in a sense. Ang pangalan nila hindi Philippine Cancer Society. Like, yung sa Davao, Davao Cancer Society. Yung sa Quezon Province, Quezon Cancer Society. Yung sa Baguio, Baguio Cancer Society. But we are ano po, we coordinate with each other from time to time. But ang Philippine Cancer Society po, although we are based in Manila, we can help kasi po patients from all over the country. Ayun, naman pala. So, yes. Yung ulitin ko po yung number ninyo, no? 734-2126 at saka 734-2127. And we are on Facebook. Ayun, madali na lang hanapin. Kasi yun, anytime yun, pwedeng mag-post doon ng question. Mag-ingat lang po sila kasi merong nagpapanggap minsan na Facebook ng Philippine Cancer Society na hindi po kami. Kami po yung may bird na logo. Bird. Ibon. Bird. Yes. Ibon. Ibon. Ibon na yung buntot, Violet. Ayun. Kailangan tandaan po ninyo mga kanutusyan yung ibon. Okay. Yes. Thank you very much, Dr. Rachel, sa lahat po ng impormasyon na ibinahagi nyo, pati na inyong mga contact number sa Philippine Cancer Society. So, maraming pong salamat dun sa mga tungkol dun sa mga preventive measures. So, hopefully, kung pwede po sa mga susunod pa naming episodes, ma-feature pa rin po namin uli ang usapin tungkol sa cancer. Yes po. Salamat din po sa pag-invite sa amin.
Okay, maraming salamat po, Dr. Rosario. Mga kanutrisyon, inyo pong napakinggan ang aking panayam kay Dr. Rachel Rosario, ang Executive Director ng Philippine Cancer Society. Tandaan po ninyo yun, no? Yung early diagnosis, early screening po, at saka yung maagang pagpapatingin po sa doktor ang at bukod sa healthy lifestyle, yung tamang nutrisyon, aktibong physical activity, iwas sa alak at sigarilyo, yan po yung enough sleep din po. Yan po yung mga pang-iwas natin sa cancer. Sana po ay may natutunan kayo. At dyan lamang po kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang First 1,000 Days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Mangmoy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mangmoy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9, panatilihin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo, kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mangmoy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pang-10 Commandment, Mangmoy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit, tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation. Welcome back sa One Nutrition, One Nation. And the moment we've all been waiting for, Recipe of the Week na. Ano ang inihanda mo para sa amin ngayong hapon, Recipe Princess Kathy? Isang napakasarap at napakasustansyang ulam ang aking inihanda ngayong hapon, Miss Jovi. Kaya kunin na ninyo, mga kanutrisyon, ang inyong panulat at papel at sabay-sabay nating ihanda ang bola-bolang kalabasa at alugbati with malunggay sauce. Malunggay sauce? Kakaiba nga, ano? Kakaiba to. Paano ba to? Unang-una, syempre, ihanda natin yung mga ingredients. Kakailanganin natin ang isang tasang kalabasa na hiniwa ng pino, isang tasang alugbati, hiwain din ng pino, isang tasang carrot na ginadgad, isang pirasong itlog, isang tasang harina, isang tasang breadcrumbs, isang kutsaritang iodized salt, kalahating kutsaritang pamintang durog, at dalawang tasang mantika na pangprito. Para naman sa malunggay sauce, kakailanganin natin ang isang tasang dahon ng malunggay, isang kutsaritang dinikdik na bawang, isang kutsaritang tinadtad na sibuyas, kalahating tasang tomato sauce, kalahating kutsarang asukal, at dalawang kutsarang mantika na panggisa. Para naman sa pagluluto, una, paghaluing mabuti ang lahat ng sangkap maliban sa mantika at timplahan ng iodized salt at pamintang durog. Ihulma ng pabilog at ilubog sa mainit na mantika hanggang sa maging golden brown ang kulay. Para naman sa malunggay sauce, igisa sa mantika ang sibuyas at bawang, idagdag ang tomato sauce at pakuluan sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Lagyan ng konting tubig, timplahan ng iodized salt at ihalo ang dahon ng malunggay. Ihahain ang bola-bola kasama ang malunggay sauce. At yan po, Ma'am Jovi, ang paggawa ng bola-bolang kalabasa at alugbati with malunggay sauce. Ang reseping ito ay makagagawa ng 23 pirasong bola-bola at isang tasang malunggay sauce. Hango po ito sa recipe book ng National Nutrition Council na pinamagatang Mga Lutuing Gulay Araw-Arawin, Simple, Mura at Masustansya. 23 piraso. Kung 6 kayo sa isang pamilya, yung isang tao,
apat na piraso, yung isa tatlo. Mm. Kawawa naman. Hindi ba 24 piraso? Ay, may magdaday. Okay, maraming salamat. Yes, Recipe Princess Cathy. Sana 24 piraso na yan, bola-bola. Pwede natin naman, paliitin na lang po yung size. Ano, para 24, pwedeng. Galing talaga ni Cathy. Mukhang masarap yan, no? Sana po, iluto nyo, lutuin ninyo dahil masustansya na at murang-mura, kayang-kaya ng inyong mga bulsa. Lalat kung may tanim kayong alugbati at saka malunggay at saka kalabasa. Kaya lagi po natin tandaan ang pagkakaroon po ng healthy diet at regular na physical activity kasamang healthy lifestyle ay makakatulong din po sa pag-iwas natin sa cancer. Kaya naman, ugaliing isama ang prutas at gulay sa inyong pang-araw-araw na pagkain. Maraming salamat, Recipe Princess Cathy! Thank you rin po! Makanutrisyon, natapos na naman ang isang episode na puno ng kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon na hatid sa inyo ng One Nutrition, One Nation. Sana po ay naunawaan natin mabuti ang ating mga napag-usapan kanina ukol sa pag-iwas sa sakit na cancer. Maraming salamat kay Dr. Rachel Rosario, Executive Director ng Philippine Cancer Society, dun po sa mga ibinahagi niya sa atin kanina. Maraming salamat din kay One Nutrition Reporter at Recipe Princess na si Cathy Villanueva at sa ating production staff na si Miss Micaela Chiara Romias. At syempre, maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na nakikinig at sumusuporta po sa One Nutrition, One Nation. Salamat dun po sa mga nagla-like, ano? So, kung gusto pa ninyong malaman o kung gusto ninyong magbigay pa ng mga komento o suggestion, pwede po kayong mag-text dito sa ating number, no? 0918-620-7660. Pwede rin po kayong bumati sa amin o magpadala ng bati sa inyong mga kamag-anak. Libre po yan at buong Pilipinas pa sa ating mga 50 Nutriskwela Community Radio Stations. At maging updated din sa amin gamit ang social media. Hanapin nyo lang po at ilike ang Facebook page ng One Nutrition, One Nation pati na rin pang official Facebook page ng National Nutrition Council Official. Maaari rin po kanyang balikan ang ating mga episode sa Facebook at sa aming YouTube channel. Kaya subscribe po sa One Nutrition, One Nation. Ipagpatuloy ang pakikinig dito sa One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang inyong Miyerkules. Hanggang sa muli, sa ngalan po ni Dr. Apet Dayanghirang, ang Executive Director ng National Nutrition Council, ito pong muli si Jovi Raval, ang Chief ng Nutrition, Information, and Education Division, at tuwi na'y nagpapaalalang sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation.